Babasahin na po natin ang mga liham ni Lolo at Lola. Meron po akong natanggap na dated July 5 pa ito, no? Galing kay Lola Consuelo Gosum. Dear Doc Gary, ako po si Consuelo Sagum, 68 years old, taong gulang, at nakatira sa San Antonio, Florida Blanca, Pampanga. Nagpadala na rin ako ng sulat sa inyo noong 2004. Nagtanong ako tungkol sa sakit ko sa puso. At nasa na ba tayo? Maraming salamat at nakatulong ang payo nyo. Pero itong 2012 ay umulit na naman. Lagi po akong nakikinig sa inyo tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Linggo sa pamamagitan ng maliit na transistor ko. Siya nga pala, Doc. Sumasali ako sa parapol nyo tuwing birthday po nyo. Hindi po ako sinerte. Sana sa susunod, swertihin na ako para may pambili ng gamot. Pinadala ko ang resulta ng aking blood chemistry at ang mga gamot na inireseta sa akin. Ano po kaya masasabi nyo sa sakit ko? Mahirap lang po kami, kaya kung minsan ay hindi ako nakabibili ng mga gamot ko. May lunas pa ba ang sakit ko, Doc? Pasensya na sa liham ko. Namamanid po kasi ang daliri ko pag sumusulat ako. P.S. Humingi po ako ng mga babasahin tungkol sa sakit ko. Maraming salamat po, Consuelo. Yan. Si Mami Consuelo po ay 68 years old at base po dun sa kanyang pinadala mga listahan ng gamot, napansin ko po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po ang iniinom niyang gamot na lahat po may kinalaman sa puso at saka sa presyon. Ang gagawin ko po, Lola Consuelo, sasagutin ko po yung mga tanong nyo tungkol sa mga epekto rin ng gamot, babanggitin ko at papadalan ko po kayo ng babasahin tungkol sa alta presyon saka sa problema sa ugat sa puso, yung tinatawag na coronary artery disease. At yung mga laboratorio naman na pinadala nyo, dito po sa laboratory test ninyo, lahat po ng mga resulta ay maayos naman. Yung anyong fasting blood sugar ay normal, yung BUN at creatinine para sa kidney ay nasa ayos din. Ang hindi lang tama dun sa resulta nyo ay yung cholesterol. Kasi po ang inyong cholesterol level ay nasa 265 milligrams per deciliter, na ang normal sana ay dapat nasa 200 lamang. Hayaan nyo po, padadalang ko po kayo ng lahat ng babasay na kailangan nyo at bibigyan ko na rin po kayo ng parang listahan na mga dapat nyong iwasan na pagkain at yung mga sample na rin na pwede nyong kainin. So, papadala ko po yan, Lola Consuelo Gosum ng San Antonio, Florida Blanca, Pampanga. Then another letter naman ay galing naman sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ito po ay galing kay Mr. Efren A. Reyes Sr., pero hindi daw siya yung artista. So, natutuwa naman ako dito sa liham ni Tatay Efren. Magandang umaga sa inyo. Hapon na po. Pero natanggap po itong letter niyo po nung isang linggo. Siya daw ay nagagalak at nasagot ko yung kanyang text. Ba, si Lolo, ha? Nakaka-text-text si Lolo. Ang edad 81. Ang liham kong ito ay mahalagang patotoo sa buhay ko. Sapagkat una sa Panginoon Diyos na walang iba kundi si Jesus. At siya ang naging daan para daw makapaglingkod daw siya sa Diyos at sa mga tao. Mahabang panahon ang pagkaratay ko sa ospital dahil sa aking sakit sa puso at alta presyon. Sa mahabang panahon ng aking pagkakasakit ay isang himala ng Diyos ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na maka-attend ng inyong seminar sa Cagayan Valley. Nag-lecture na ako sa sa Tuguegarao, no? Siguro 2005 pa ho ito, 2004. At si Tatay Efren ay nakadalo pala nung aking lecture. At sinunod daw niya yung mga hinatol ko at yung mga payo ko, at malaki daw ang nagbago sa kanyang pangangatawan. Dati daw lagi siya nako-confine sa ospital at isang himala ang nagawa sa akin ng Panginoon. Lalo na nagpunta daw siya sa clinic. Well, thank you po, no? Baka naman naging ano lang ako. Ako lang nagsabi kung anong gagawin, kayong sumunod. Kaya gumanda pakiramdam nyo. Salamat naman po sa inyong tiwala. Actually, ang dami nyo mga sinasabi rito na puros papuri. Baka mamaya sabihin ng mga tagapakinig at mga nanonood, Doc, self-serving naman yung binabasa nyo. Kaya, Tatay Efren, di ko na po babasahin yung iba, ha?
Basta gusto ko lang malaman niyo, ako'y nagpapasalamat na kayo'y nakaranas ng kaginhawaan sa pakikinig dito sa atin at the same time sa pagtungo niyo sa clinic. At ako'y nagpapasalamat din sa inyong regular na pakikinig sa DCRH, lalo na sa Lunas, MWF, na kasama natin si Mr. Chris Capulso na nandito ngayon sa studio. At salamat din sa inyong pakikinig at panunood pala, no? Nakalagay rito, nanunood din daw siya sa television. So, salamat po, no? At sana naman po makatulong ako, hindi lang po sa inyo at sa lahat ng mga senior citizen na nakikinig, no? So, maraming salamat po. Si galing one letter kay Mr. Efren A. Reyes Sr. Tawagin na lang daw sa Tatay Efren. At may mga tanong siya rito at mga gamot na binabanggit niya. Sige po, sasagutin ko na rin niya sa pamamagitan ng sulat. Okay. Then another letter po galing naman sa Cagayan de Oro. Galing po kay Brother Aurelio Rel Aparisi. Dati nang sumulat to, no? Na taga Cagayan de Oro. At gusto ko lang basahin yung kanyang sulat. Dated July 11. Medyo delay po kasi sa dami po ng mga natanggap ko. Yung iba kasi humingi lang ng babasahin. So pinapadala ko lang. Pero yung iba na may mga mensahe, binabasa ko po on air. Sorry for the delay, words of gratitude for your goodness to me and to all the listening and internally following your lectures. Thank you very much for being concerned for the health of senior citizen by explaining to them what they ought to do and not to do. Many of us senior citizen who are suffering from different ailments or ill feelings are already relieved by hearing the words of concern and love from someone who listened to our complaint. And more so, after following the supplements and other medicine you prescribe to us. You are one in a million, and for everything that you are doing, a million thanks also. Every second Saturday morning after the Holy Mass is the monthly schedule of senior citizens meeting in our parish. To those who have radio, I will invite them to listen to your lectures not only on Sundays, but also during Mondays, Wednesday, and Fridays, and the days and time allotted by Station DCRH. This Saturday, July 14, medyo late na, no? July 14, 2012, I will start sharing to them all the topics you gave me. Kasi pinadalan ko po si tatay ng mga babasahin noon nung nag-request siya. At isi-share daw niya doon sa mga kasama niya sa simbahan. The first topic that I will share to my co-senior citizens is about diabetes mellitus, the disease I am also suffering this time. I am sharing this to them knowing that nobody else will be willing to share it for free. If you don't mind, whatever I will be doing here, every now and then I will be consulting you. I don't mind. Please do so. By the way, I am already taking blah, 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 blah. Binanggit niya yung mga gamot, mga supplements na iniinom niya as instructed. I wonder if you can send me a varied menu for hypertensive and diabetic patient. Tapos may question siya about coffee. Nasagot ko na po kanina sa aking lecture about coffee. Sorry if I'm asking too much. Very respectfully yours, Brother Rel Aparisi, 84 years old, from Cagayan de Oro City. So, sana po hintayin niyo po ito, Tatay Rel, Tatay Lolo na pala, 84 na no? So, hintayin niyo po yung aking mga papadala po sa inyo. Pinapangako ko within this week ay papadala ko po sa inyo yan. At ang bilis ng oras, no? Alam niyo po, parang pag-upo ko dito parang mas matagal pa mag-isip ako ng kakantahin ko, mas matagal pa mag-isip ng joke kaysa mag-lecture Pero alam niyo po, ako'y natutuwa dahil ito pong iahandog ko po sa inyo sa harana ni Papa G. Medyo naiiba. Bakit naiiba? Ito po'y re-request sa akin ng mga tagapakinig. At the same time, nagulat ako, nakatanggap ako ng isang text mula sa anak mismo ng kompositor. Tinext ako one time habang ako'y nagpo-programa dito sa Lunas at ang sabi niya, Doktor, baka pwede naman kantahin mo ang kinompose ng ama ko. Sino ba yung ama nito? Ang ama niya, ang pangalan ay Tony Maikes. At yung nag-text sa akin, ang pangalan, Antonio Maikes Jr. Di ibig sabihin, ito yung junior, yung tatay ang senior. At sabi ko, sige, pipilitin ko po, ano po ba yung kanta na yun? At sinabi niya ang title ng kanta, Sapagkat Kami Ay Tao Lamang. Aba, ito yung paboritong kanta ng mga makasalanan. Mali. Sorry. Ang sinasabi ko lang, ito yung paboritong kanta ng mga taong nagkakamali at sinasabing, sorry, sapagkat kami ay tao lamang. Di ba? So, nalaman ko, 1963 to, ginawang pelikula. Yun din ang title, Sapagkat Kami Ay Tao Lamang.
At ang pinagbidahan nito ay si Eddie Rodriguez, Miss Lolita Rodriguez at si Darlene Dauden. So sana magustuhan niyo po to, 1963 na kanta. Sa harana ni Papa G, ito na po yan, para po sa inyong lahat. Para po sa inyong lahat. Mukhang nakalimutan yata yung Papa G natin. Ito na, para sa inyo po lahat to. Sana magustuhan niyo. Papa G. Kasalanan ay sapagkat kami ay tao lamang. Puso, kahit hindi natututuhan din ang magmahal. Tunay, kami nagmamahalan. Kung kasalanan man ay sapagkat kami ay tao lamang. Siyang may utos dahil sa pagsinta ng namin din ang siyang nasusunod. Di ba tayo ay tao lamang? Ganyan tayong lahat. Kay saklap ng buhay, kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta damdamin din ang siyang nasusunod. Kasalanan ay sapagkat kami ay tao lamang. Harana ni Papa G. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, Gabay sa Kalusugan, kasama si Dr. Gary C.